and his friends frequently stay in this vape shop. He has been vaping for 2 years now and says he hasn't experienced negative effects so far. May hobby ako kasi na playing basketball, so wala naman siyang cause sa akin na hinihingal. As medtech student, meron kaming general checkup, parang ganun. So meron kaming mga x-ray. Wala naman siyang lungs enlargement. The health department reminds the public that vaping is not a safer alternative to smoking. DOH spokesperson Eric Domingo says, aside from lung diseases, stroke and heart diseases have also been linked to vaping. Nung una kasi may nicotine na ang mga liquid na ito, no, na hihinga mo, papasok mo sa baga mo, so talagang nakaka-addict din siya. Ito dahil nga mabango ang amoy, kaya lang dahil mabango ang amoy niya, doon mo rin naman hindi mo alam na maaaring nakakasama siya sa'yo without you knowing it. In fact, ito mga inaaral ngayon sa States, posibilidad na yung mga toxic substances nandun sa flavoring. No? Kaya gusto talaga natin ibawal yung mga flavor na yan, lalo na yung attractive sa mga bata. Meron din tayong nakita na meron naglalagay ng parang mga vitamins na nagiging toxic pala sa baga. Kasi ang vitamins naman is for oral intake yan, hindi naman para maging hangin siya o maging usok siya na ipapasok mo sa baga mo. The health department also reiterates the dangers of secondhand vaping. Yung secondhand vapor kasi ganun pa rin. No? Meron pa rin siyang laman na nicotine na pag nahinga mo, eh, maaaring pumasok sa sistema mo. At yung mga chemicals na kasama nung ibinuga. No? So meron pa rin itong harm. Domingo warns retailers and manufacturers of vapes and e-juice, they must apply for a license to operate and register with the Food and Drug Administration, saying starting January 2020, they will crack down on those who fail to comply. By January, magkakaroon na tayo naman ng karapatan na magsara, mag-confiscate, at magbawal ng mga produkto na hindi talaga nire-rehistro sa atin. For me, it's a good thing na nangyari. Although mahal, pero it's a good thing. Naging legal. Cory Quintos, ABS-CBN News.